Sa daming nagbubukas na kainan, siguro hindi na ganun kabilis si claim na ang restaurant mo ang pinaka sa isang kategorya. Pero kapag since 1888 ka pang in operation, deserve mo na yung title na pinaka. Standard na pang-akit ng Chinese restaurant, ang window display ng karne. Pumunta ako ng Linggo, alauna ng hapon at marami pa namang nakadisplay nun. Lechong kawali yung nakasabit, asado yung kulay pula at nasa tray naman yung lamang loob. Ang Toho Pansiteria Antigua na pala ang oldest restaurant in the Philippines. Pero na-modernize na yung interiors nila at nagkaroon ng mala Singaporean shophouse feel. May second floor sila na nagsisilbing event venue. Medyo mahaba yung pila sa baba nung dumating kami, pero hindi naman nila inopen pa yung second floor. Ewan ko lang kung talagang pang-events lang or may hinihintay silang bilang bago nila buksan. Actually, pati yung pangalan ng resto nagkaroon din ng changes at nakilala sila bilang Toho Restaurant Antigua, New Toho Food Center at sa kasalukuyan sila ay kilala bilang Toho Pansiteria Antigua. I'll link an article in the description box kung gusto nyong mas alamin ang history nila. Yung Hoto Thai Soup, small lang in order namin at good for 4 na. Sagana sa laman at gulay. Actually, yun ang common theme dito. Malaman ang dishes nila, walang daya at lean meat pa ang gamit nila. Malasa pero hindi sobrang alat. Kung kinagigiliwan nyo ang content na ganito, please like and subscribe! Yung lumpia Shanghai nila, medyo kakaiba yung itsura. Sanay na kasi ako sa smooth na lumpia wrapper, pero yung kanila may texture eh. Mas nagmukhang pinaputok yung wrapper. And then inside, kita nyo naman yung pagkasiksik. Tapos ito na yung universal Toho sauce na ginagamit sa maraming dishes nila. From lumpia to asado, sweet and sour na may konting sipa. Nanggagaling to sa hindi mahilig kumain ng ampalaya pero nagustuhan ko yung ampalaya ng Toho at sikat to sa kanila. Yung main selling point niya, hindi siya gaanong mapait. At nakatulong na yung sauce niya may pagkatamis kaya na-offset yung bitterness. At kahit na yung hipo na ginamit dito, hindi siya maliit ah. Siyempre, star attraction yung Pansit Canton. At kahit na small na order, nakabubusog sa dami ng sahog. Merong savory brown sauce na tamang-tama yung timpla kasi it brings together the meat and vegetable components. Di nakakaumay. Di namin pinalampas yung meat display kasi old favorites na ang mga to gaya ng lechong kawali na malambot ang pagkakaluto. Yung balat niya malutong at maalat-alat pero in a way na very satisfying at di naman overwhelming kasi maliliit lang naman na piraso yung balat. Toho sweet and sour sauce rin ang default na katambal nito pero pwede kang humingi ng suka kung mas trip mo yon at ayaw mo nung manamis-namis masyado. Hindi plain kundi spiced vinegar ang meron nila, sagana sa sibuyas at paminta. OG rin yung asado at kung mapapansin nyo, very lean ang meat nito pero distinct yung lasa niya. Sa kadalasan kasi heavily glazed ang char siu pork kaya lumilitaw yung pagkatamis niya. Pero yung version ng Toho, malalasahan mo agad yung pagka-smoky at lutong pugon niya. At maganda rin yung portion ng meat kasi hindi makunat. Please don't forget to like, share, and subscribe if you enjoyed this video.